Hi and welcome to Facebook Ads Mini Course by Kolski. I'm Colin T. Marcelino, the founder of Kolski.com, and I'm very glad that you're here and you're willing to learn how you can launch your very first Facebook ads. Ang pinaka-goal natin on this mini course is that by the end of these lessons, you will be able to launch your very own Facebook ads. So are you excited about that? I'm excited about that for you also. What I want you to do now is give me your attention so that you would be able to learn faster, alright? I-remove muna yung mga distractions and do not skip the videos, okay? It's better if you watch the videos in advance and actually, you treat this as a real training. Kumuha ka ng notes, ballpen, and you are really going to jot down everything na you will find na interesting and kailangan mong i-take notes so that you can check in the future the lessons that na natutunan mo, okay? So if you're excited to learn how to use Facebook ads, to learn how you can leverage this billion-dollar technology na kung dati is yung mga wealthy business owners lang, yung mga wealthy entrepreneurs lang ang may access, but now Facebook has given it into your hands. You can now use this very amazing technology if you would just do and, you know, learn how to use it. It's very available na sa public. So this is a very huge opportunity for you which is not available way years back. So jump on ahead and learn with me as we tackle how you can launch your very own Facebook ads. Okay, so before we dive in kung paano nga ba talaga gamitin ang Facebook ads, how can you set up Facebook ads, you must first know kung ano yung philosophy behind how the platform works, and bakit nga ba natin kailangan yung Facebook ads? Para saan ba to? So first, let's answer, what is Facebook advertising? In the simplest term, ang Facebook advertising is babayaran mo si Facebook para ipakita yung post mo sa mga tao na hindi mo friends, hindi mo, basta kahit walang connection sa'yo. You will be able to reach people even if you do not know them, even if they are a complete stranger, alright? Kahit wala pa siya sa circle of friends mo, wala pa siya sa ka-groups mo. Okay, so that is Facebook ads in a nutshell. So babayaran mo si Facebook ads para dyan. And bakit nga ba Facebook ads? Eh, pwede naman ako mag-post sa groups. Pwede naman ako mag-post sa page ko if marami akong likers, di ba? Pwede naman ako mag-post sa personal profile ko. The reason why you need Facebook ads is, number one, ang Facebook ads kasi, you can target people. Pag sinabi natin you can target people is, di ba nga, pag meron tayong product or pag meron tayong services na gusto nating ipakita, pag meron tayong message na gusto nating ipakita, meron tayong target market. Or meron tayong gustong, meron tayong mga tao na gustong ano, na that we want them to hear our message, to know our products, to know our services. Those people are what we call target market. The target market, as much as possible, we want our we want the people who see our messages na at least man lang they are interested, di ba, sa product na in-offer natin or sa services na in-offer natin. Imagine this one. What if meron kang product and then naglalako ka lang, di ba? Nagbabahay-bahay ka. So mahirap 'yun, di ba? Kasi hindi mo alam kung yung bahay na yun is interesado ba sa product or hindi. So that is the difficulty na hindi mo may experience if you use Facebook ads correctly. Kasi sa Facebook ads, you can set it na ipakita lang sa mga tao na alam mo talaga na would most likely be interested sa products and services mo. Example, meron kang products na para sa mga nurses. You can target those nurses. Example, meron kang product sa mga yung age demographics. Yung product mo is pang 50 years old up to 65 years old, you can target it using Facebook ads. So madali mo yang i-market sa mga tao kasi ang Facebook kasi ngayon sobrang dami na ng mga users. Alam mo ba sa Pilipinas, almost 60% sa mga Pilipino is gumagamit ng Facebook, and that's why tinagorian tayo na we are the social media capital of the world because we spend so much time in social media compared to other countries. So, example, yung market mo is nasa Pilipinas, ang dami mong marireach. Okay? So, if you are selling naman,
your market naman is yung mga tao sa abroad, yung mga example, yung mga market mo is yung mga taga US. You can market worldwide using Facebook ads. This goes beyond the power of just mere posting sa groups, just mere posting sa wall mo, which is very limited. Okay? You can even reach millions of people. Yes, literally. You can reach millions of people by using Facebook ads. Imagine if you have a business. Imagine if you can only reach a million people who is interested sa products and services mo. What if kahit 1% lang sa kanila is bumili? What if 1% lang sa kanila is nag-avail ng services mo? Ano sa tingin mo ang magiging impact niyan sa business mo, 'di ba? Sobrang laki. It will impact your business very big time. So, if you're a business owner or if you are a person who want to launch a business in the future, this is a very good opportunity for you. This is a very good platform na pwede mong pasukan. In the coming years, mahirap nang pasukan ang Facebook ads kasi more and more people are coming in, and as more people are coming in, nagmamahal yung cost, and the more competitors, the more harder for you to win. So now is the best time for you to learn how to use properly ang Facebook advertising. So another reason bakit Facebook ads is, sa Facebook ads kasi, sa sobrang dami ng data ng Facebook ads per user, is mapipredict ni Facebook ads kung sino yung most likely na talagang magpa-purchase sa'yo or mag-a-avail ng products mo or kung anumang goal mo. If ever ang goal mo is makakuha ng maraming likes sa page, if ever ang goal mo is makakuha ng maraming video views, all of that can be done using Facebook ads. I mean, on this lesson, we are just scratching the surface of what Facebook ads can do. So, medyo mabigat, or I mean, sobrang laki ng topic na to, and I'm trying to compress and to make you understand in layman's term, in as simple as possible, bakit the best ang Facebook ads when you use it properly, okay? Lahat ng businesses, kahit hindi business, kahit personal, you can use Facebook ads. Walang limit kung anong klaseng businesses ang pwedeng gumamit. Mapa-real estate, meron ka mang e-commerce, dentist ka man, meron ka mang restaurant, doktor ka, or real estate agent ka ba. So, kung meron kang beauty products, meron kang salon, all of those businesses needs customer. And most of our customers are online. So, the more you go where your customer is staying, then the more your chances of success sa business mo. Napapansin mo sa mall, bakit nga ba pinapalamig talaga nila ang mall? At saka bakit nga ba talagang ginagawa nilang as comfortable as possible sa mga tao na pumunta sa mall? Kasi nga, big companies na may-ari ng malls, they want people to go to the mall. Kasi kung saan yung mga tao na pumupunta, kung maraming tao sa mall, maraming business opportunities sa mga small businesses na nasa loob o sa mga businesses na nasa loob. Kasi where the customer is, that's where the business is. And today, customers are online, customers are in social media, and the biggest social media platform is Facebook. So your customers are in Facebook. So those are the things why you need Facebook advertising. So I hope marami kayong na-learn in this lesson. So see you in the next lesson. Hello guys! Welcome back sa lesson natin. And here we are. I'm very excited kasi we are now going to discuss kung paano nga ba gumawa ng, paano mag-launch ng Facebook ads. If this is your first time, congratulations! By the end of these lessons, as I have promised, you will be able to launch your very own Facebook ads. Okay? So before we do that, discuss muna natin ano nga ba yung mga requirements. What do you need to prepare in order for you to launch your very own, your very first, if ever, first Facebook ads. Okay? So let's go to the screen natin and let's discuss. So the requirements before you can launch your first Facebook ads. Unang-una, syempre, kailangan meron kang active Facebook ad account. As much as possible, guys, dapat yung talagang ang gagamitin mo na Facebook account mo is yung long time mo na ginagamit. Kung pwede nga, 3 years mo na ginagamit and above. Kasi pag mga, kunyari, mga 1 week old, 1 day old, or 2 day old lang ng mga accounts, mababan talaga yan.
strict sa face si Facebook pagdating sa user identity. So kailangan proven na talagang yan ang Facebook account mo, okay? Do not use dummy accounts kasi mabablock ka lang. Okay? Number two, dapat meron kang credit card. So ang mga credit card na accepted is ang Amex, Visa, and Mastercard. So what you could do if wala kang credit card is pwede kang mag-apply for BPI prepaid. Meron silang mga prepaid na mga credit card tinatanggap ni Facebook. And yung BDO, tinatanggap rin yan. So, ganito. Much better talaga if you have legit na credit card. Alright? Huwag yung mga prepaid. As much possible, get an account sa bank and get a credit card for you to be able to launch your Facebook ads para hindi ka mahirapin in the future. Okay? Next is, dapat meron kang personal computer, laptop, PC. So, pwede ang laptop dito. Laptop. Actually, pwede kang mag-launch using your mobile phone, pwede rin tablet, pero very limited ang features. Saka mahirap gumawa ng Facebook ads using those, using that mga, pag yun lang ang gamit mo, limited, malilimitahan ka. Okay? So, dapat meron kang laptop or computer. The next is, dapat meron kang good internet connection because we are doing online business here. Kasi pag nag-Facebook ads ka, generally, you are doing this for business. So, yun. Kaya, dapat meron kang magandang internet connection. So, if ready ka na sa mga requirements natin, we can now proceed in creating, in explaining to you kung how the system works and how you can create your very own Facebook ads. Okay? So, see you sa next lesson. Okay, welcome back sa lesson natin, guys. And ngayon, i-discuss natin how we can create or anong platform ang gagamitin natin so that we can create a good running Facebook ads. So, let me tell you first, if you have already run, meron ka ng experience with Facebook ads before, most probably, if gumagamit ka ng Boost Post, that is the devil, guys. Huwag na huwag kang gagamit ng Boost Post kasi magsasayang ka lang ng pera talaga dyan. Although you can reach, yes, you can reach more people, meron na namang target dyan, but that is just, that does not hold any meaning kasi when you do Facebook ads, dapat merong strategy. And when you do boosting, walang objective dyan. Sa Facebook ads, kailangan mong ipaalam sa Facebook ads ano yung goal na gusto mo, ano yung result na gusto mo. So that's, dyan papasok yung mga tinatawag nating objectives. Sa objectives kasi, you can set kung anong klaseng result yung gusto mo. Do you want purchases? Do you want leads? Do you want video views? Do you want brand awareness? Do you want landing page views? Do you want messages? All of those can be set using ang very amazing technology ni Facebook, ang tinatawag nating Ads Manager. Okay? You must use Ads Manager. Do not use Boost Post. So if you do not know what a Boost Post looks like, ganito. Boost Post looks like this. Ipapakita ko sa screen. Ganito. This is what Boost Post looks like. And once you know now what a Boost Post is, then iwasan mo. Do not do that. Okay? Ngayon, i-discuss ko sa inyo kung ano yung Ads Manager and how we can access the Ads Manager. Okay? As I have said, dapat meron kang certified, bona fide na Facebook account. Okay? Excuse me. So, we are sa screen. Meron akong ginawa dito na profile. So, even though one day pa lang to, pero I'm just using it for illustration purposes. Maybe tomorrow, maybe the next day, mababan din to. But at least, I'm gonna show this to illustrate to you how you can create your very own ads manager. Alright? So to do it, log in ka muna sa Facebook account mo. Yun ang step one. Log into your Facebook account. Next, go to business.facebook.com. Okay? So, tandaan mo tong URL na to. business.facebook.com. So, go there. Okay, pagdating dito, all you have to do is i-click mo tong create account kasi ipa-prompt ka niya to create an account because this will be your first time. So, click create account and then you are going to choose a business name. So, sa business name, kailangan ilagay mo dito yung first letter of the word
lagi naka-capital, and wag mo i-capital yung iba. Ibang, basta, in every first letter of the word, yun lang ang pwede mong i-capital. Example, kitchen ko to. Yan. So, ang business email natin is @gmail.com. Okay, example, that is my business email. Ang example kasi natin dito, ang premise ng ginagawa natin dito sa course is, kunyari, nagbibenta tayo ng mga kitchen tools. So, hindi limited lang sa pagbebenta ang Facebook ads, guys. If you are doing real estate, pwedeng-pwede ito para makakuha ng mga leads. If you are if you have a restaurant, pwede ito para makakuha ka ng mga customers to visit your restaurant. If you are a dentist, you can use it to get clients. And so on and so forth. It's just that sa lesson natin, I'm gonna use the kitchen niche, kitchen selling tools as an illustration how you can use Facebook ads. So, adjust accordingly, depende sa business na gusto mong gawin. Okay? Basta sa lesson natin, ang premise natin, example is, we are selling kitchen tools. Okay? So, register natin ang country is Philippines, and then lagyan natin ng street. Aha, kung saan ka man kung ano yung address mo, lagay mo lang dyan. Avenue. Okay. Mm-hmm. Ang business phone number. Tama ba itong nilagay ko? Okay. Then, ang website. Yan. Actually, already, meron talaga akong website na ganito. So, let's go. Dito naman, ang gagamitin natin dito is promote its own goods and services. So, if you are an agency and you do Facebook services for somebody else, tsaka ka lang provide services to other businesses, tsaka mo lang isa-select yan. Pero, if you are doing it for your business, then ito yung isa-select mo. And then, click submit. Okay, so wait lang natin hanggang fully mag-load. Okay, so, kitchen ko to was created. Okay na. Tapos, ito na. Welcome guys sa business account na dashboard. Dito mangyayari lahat ng magic sa dashboard na to. So, first is, kailangan muna natin i-register sa Facebook business ang tatlong bagay. Ang Facebook page natin, then we are going to create an ad account, and after that we are going to create or lalagyan natin ng access kung sino man, kung meron kang friend na gusto mong lagyan ng access, pwede mong lagyan ng access diyan. Pero kung ikaw lang, then okay lang yon, automatic meron ka na kaagad access dito. So sa Facebook page, madali lang gumawa ng Facebook page, guys. Sobrang daling gumawa ng Facebook page. Kung wala ka pang Facebook page, pwede mong i-click tong add a page. And then, ang i-click mo is create a new page. Ito, create page. Pero, if meron ka ng existing na Facebook page, ang gagawin mo lang dito is add page. Okay? So, since wala pang, ang account na to, wala pang Facebook page, I'm gonna click create page. And then, example, local business. Page name is Kitchen Koto. Category is, hanap tayo dito ng category. So, kung ano yung category mo, lagay mo lang dyan. Aha. Automotive. Sige, sabihin natin grocery store. Street address. Okay, Quezon. Metro Manila. Oh, yan. And then, zip code. Okay, so this is... Guys, I'm creating a Facebook page, ha? Now, yun. Nakapag-create na ako ng Facebook page. So, ganun kadali mag-create ng Facebook page. So, currently, yung Facebook page na yun, wala pa yung picture, wala pa yung background, but that would be an entire new topic. So, focus lang muna tayo in creating Facebook... creating this so that we can do Facebook ads. Okay, nice work daw. So now, one
one goal down. We have added a page. Now we are going to add or create an ad account, okay? So i-click mo tong add an ad account, okay? Same is true kung meron ka ng ad account, i-click mo lang tong add an ad account. Pero kung wala ka pang ad account, you are going to click create ad account. So just click this one, create ad account. And then ad account name. So sabihin natin Kitchen Koto. And then Asia Manila. Sa currency, guys, careful kasi pag nagawa mo na to, hindi mo na mababago or ma-change ang currency. Kaya huwag kang magmadali in creating this. Imbis na dollars, hanapin mo dito ang Philippine peso if you are in the Philippines. So if gusto naman kung ang currency mo na gusto is dollars, then you can go ahead. Pero in this lesson, we are going to do Philippine peso na currency. So i-click mo lang yung next. And then yun. I-click mo yung this ad account will be used for my business, para sa akin. So, if you are going to use this ad account for somebody else, i-click mo yung isa. Pero for this lesson, you are going to use your ad account for your business. So, i-click mo lang tong my business, kitchen ko to, and then create. And then wait lang natin hanggang fully mag-load. Ayan, so after this, dito na yung user. Lalagyan natin ng access yung user. Itong si Policarpio Procorpio, ito yung dummy account ko na ginawa. So, warning again guys, disclaimer, ginawa ko lang tong dummy account for illustrative purposes. Pero kung ikaw, gagawa ka talaga for your business, gawin mo to sa talagang profile mo. 3 years, yung profile mo na at least 1 year, 2 years, basta yung matagal na. Huwag kang gagawa ng ads account, yung business manager account sa mga dummy account mo, yung mga 1 day old, 1 week old, or 2 weeks old pa lang na account. Kahit 1 month, medyo delikado pa. Kasi, strict sa Facebook pagdating sa privacy, and lalo na sa mga dummy accounts. Facebook does not like dummy accounts. Kaya, if hindi ba proven talaga na Facebook profile mo yan, then huwag ka nang gumawa ng Facebook ads. Facebook business manager, yung business about that, kasi mababan ka lang. Okay? So, i-click mo yung user, which is si Procorpio Policarpio, and then i-click mo yung manage account. Just click this one. Ibig sabihin nito, binibigyan mo ng access yung account mo to manage your accounts. Okay, click assign. And then, close. Okay, nice work. Refresh tayo, guys. So, ngayon, itong add people, you are only going to add this if meron kang another friend or kunyari, asawa mo, gusto mong bigyan ng access, pwede mong i-click tong add people. Okay? So example, bigyan mo ng admin access yung asawa mo. So ilagay mo lang dito ang email address niya. Okay, yung kapatid mo or kung sino man, just make sure na trusted mo. Ang nilalagay mo dito is, binibigyan mo ng admin access is someone you trust. Kasi baka try do rin ka, magkaroon ng violation ng account mo dahil sa kanya. So, mahirap na. Okay? So, ganun lang yun, guys. Actually, itong page and ad account, pwede ka nang gumawa ng ads using this one. So, before that, sa next lesson natin, I am going to tour you. Ituturo kita sa business settings. Okay? So, as I have said, marami kang matututunan sa mini course natin dito. So, parang paid course na rin to. Very valuable. I hope you find value dito. So, see you sa next lesson natin. Alright, welcome back sa lesson natin ngayon, and ang i-discuss natin ngayon is ang introduction sa business settings. So, if we will continue where we left off, ito na yung mga nagawa natin before. We have created the page and we have already created an ad account for that. Now, ang gagawin natin is punta tayo sa business manager, and then i-click mo lang tong menu. Itong menu na to, this will be, if you are using Facebook ads, this will be common. Ito yung lagi mo nang gagamitin from now on. You must familiarize yourself in using itong menu na to. Yung mega menu dito. So dito, click mo to, yung icon na yan, and then lalabas itong yung buong malaking yan. Alright? So kung hindi naman lumabas yung malaking yan, may makikita ka ditong all tools, maliit dito na all tools. So just click this one. Ang nangyari lang kasi, walang all tools dito kasi first time pa lang natin ginagamit ang Facebook ads. Kaya lalabas mo na lahat. Again, kung lagi mo na ginagamit, baka mawala ito lahat. I mean, hindi mo makita yung ganito agad. Ang makikita mo is yung portion lang na to, itong nasa gilid. But, i-click mo lang yung kung may all tools dito, i-click mo lang yon para lumabas lahat ng mga settings. Okay?
As I have promised a lesson, I'm going to introduce to you itong ano, itong business settings, okay? So, click business settings kasi this is very important pag nagse-setup pa lang tayo. Sa business settings, maraming ano dito, maraming mga parang nakakalito, ang dami naman ito. What are these? So, ang unang-una, ito muna, dito muna sa users. These are the people who have access to your accounts, okay? So, iba yung business account. Guys, iba yun na. Yung business account mo, iba yun. Iba rin yung ad account mo. So, ganito yan. Ad, a business account, yun yung pinakahul. And sa loob ng business account, andun yung pages mo, andun yung users, andun din yung ad accounts. So, ang ad accounts, pages, users, mga data, all of that belongs to your business account. So, yung business account mo, yun yung pinaka-mother mo. Okay? So, sa users, ito yung mga may access sa business account mo. Okay? So, you can add users by clicking add. Yan. So, parang settings lang kanina. Lagi mo ng admin access para maka-create ng ads, makadagdag ng business settings, makagalaw dito. So, basically, ang mga tao na pinoprovide mo ng admin access will have the same power as you. So, be careful whom you provide business access. And, i-click mo tong add assets. Ang add assets naman, example, kitchen ko to. Sa pages, ito yung page natin na hindi pa natin nilalagay ng logo, bagong gawa pa lang natin. So, actually, i-click mo yan, ang page natin. So, what you're doing is, binibigyan mo ng access. Binibigyan mo ng access itong profile na to. Si Policarpio Procorpio, which is ito yung profile ko, binibigyan mo siya ng access sa mga pages mo. So, i-click mo tong add assets, click pages, i-click mo yung pages, and then i-click mo tong manage page. Okay? After clicking manage page, i-click mo yung save changes. Ayan. So, maglo-load na yan, guys. So, yan. Binigyan mo ng access si Procorpio Policarpio para i-access yung page mo at saka yung ads account mo. Again, iba yun ha. Iba yung page, iba yung ad account, at saka iba yung users. All of that belonging to the same business manager. Alright? So, dito sa pages, dito mo makikita ko ano yung mga pages mo. So, pwede kang magdagdag ng page dito. So, ito yung difference ng claiming a page and creating a page. So, dalawa yun. So, ang claiming a page kasi, what you're doing is, meron ng existing page ang profile mo, pero hindi pa siya under sa business manager mo. So, ano kasi yan? Hindi kasi ibig sabihin na pag gumawa ka agad ng page sa profile mo, is magiging under na kagad siya ng business manager mo. So, that's why tinatawag siya na claiming. That is the process of claiming. So, if this is your profile, ito yung profile mo, so siguro I'm gonna open up ito. Para mas ma-illustrate ko siya, no? Okay. Okay, paint na lang. Yan. So, if this is your, yan. So, if this is your profile, so, pwede kang gumawa ng page dyan. Okay? Pwede kang gumawa ng page. And, di ba, gumawa na tayo ng business manager. Sa, yung kanina, yung ginawa natin, yung nag-create tayo ng business manager, yung business.facebook.com and then meron dong create. So, what you did there was you created business manager. So, pag meron ka ng business manager, ibig sabihin na to, yung page mo na ginawa, prior ka gumawa ng business manager, yung profile mo lang ang gumawa, then, ang may-ari nun is yung profile mo. Ang business entity mo is ibang entity yan. Hindi yan separate yan sa profile mo. So, ang claiming a page, ibig sabihin nito, you are going to grab. Okay? Inaagaw mo, kine-claim mo ang page na to from your profile. So, ang mangyayari, ang magiging owner na ng page na yon, boom, pinapasa mo sa loob ng business manager mo. So, magiging owner niyan is ang business manager mo na hindi na yung profile mo. So, tingnan natin dito ha. I'm going to illustrate to you. I'm gonna view this page. Yung ginawa natin. Yung, ito. Ito yung gawa natin, di ba? Bago lang. Kitchen ko to. So, ginawa natin to sa loob ng business manager natin. So, if you go to settings. Go to settings. And then, punta ka dito sa page rules.
pagdating dito sa baba, as you can see, ang page owner is ang business natin, ang Kitchen Koto business. And then, ang naging admin lang is si Policarpio Procorpio. Pero what if I create a page using my profile? So, kung meron akong ano, no, profile, Facebook.com. O kaya, ito na lang. Ito. Ito yung profile ko, di ba, na bagong gawa. I can actually create a page using my profile. So, ang gagawin ko lang dito sa more, may makikita ako ditong pages. Asan na ba yung page? Ito, pages. I'm gonna click that page and then I'm gonna click create page. So, example, I'm gonna create a brand. So, Kitchen Koto Part 2. So, example, yan. Ang category ko is, ano pa rin, shopping? Ay, hindi. Shopping and retail, example. Tapos, ang street is 20. Same is true pa rin, 20 Avenue. Quezon City, Philippines, zip code 1109, then phone number. Okay, so continue. And then, tingnan natin anong mangyayari. So, wait lang natin. So, I created this page sa loob ng profile ko while yung isa naman, I created inside. Okay, so skip na lang muna natin to. Huwag na muna natin lagyan ng picture at saka background yung page natin. So, ibang topic na yon. Okay, so meron tayong dalawang page dito. Ang page na Kitchen Koto Part 2 at saka yung page na ginawa natin sa loob. So, dalawa to. So, ito yung ginawa ng profile natin. Ginawa ni Policarpio Procorpio. Ito naman is ginawa ng business manager. So, tingnan mo yung... So, ito yung page ito, Kitchen Koto Part 2. Kung titignan mo yung settings, and then go to page roles. Pagdating sa baba, makikita mo ang ano, walang owner. Ito, existing admin role. Yun lang. Ito lang. Hindi katulad dito na ang owner, as you can see dito, ito sa Kitchen Koto, ito yung ginawa ng business manager natin. Pagdating mo sa settings, and then pagdating mo dito sa page roles, as you can see, ang owner dito is ang Kitchen Koto, itong business manager. So that is what we call ownership. Nag-grab na ng business manager natin yung ownership. So dito, kung gusto mong malaman yung concept how you can grab a page, okay? Ita-transfer natin yung ownership ng page na to into our business. So, ang gagawin mo lang, add the page, and then ilagay mo dito. Ito, Kitchen Koto Part 2. Diba ito yung ginawa natin kanina? Diba? So, i-click mo lang yung add page. And then yun, mag-grab na siya. So, added na siya sa pages natin. So, if you refresh this one, if you refresh the settings, ang mangyayari, go to page roles, boom! Ang page owner is ang business manager na natin. Do you understand that, guys? That is the concept of ito, grabbing. You are grabbing ang page na galing sa profile natin, ginagrab mo siya papunta sa business manager natin. Para ang business manager na natin ang may-ari doon. Alright? So, that's a good lesson. Sa ad accounts naman, ito yung listahan ng mga ad accounts. Usually, pag bago pa lang, isang ad account lang yung pwede mong gawin. Even if you create new ad account, aba, pwede. Pero tingnan natin. Let's try. Kitchen Koto Part 2. Okay, next. Okay, create. Oh, as you can see, nagkaka-warning dito. You've reached your ad account maximum. So, pag bago pa lang talaga yung business account mo, business manager mo, isang ano lang talaga. Ang limit is isang ad account lang. Okay? Pero if you, ano, habang tumatagal na yung ad account mo and the more Facebook trusts you as a user, bibigyan ka ni Facebook ng another limit. Tataasan ni Facebook ang limit. For me, mataas na yung limit ko. I can create many ad accounts na kasi nga I have already garnered the trust of Facebook. Pero kung bago ka pa lang, pagsigaan mo muna ang isang ad account. Okay? So, ito na yun. Wala naman tayong apps. Instagram accounts. Kung may Instagram account ka, pwede mong i-add dito yung Instagram account mo. Basta ang owner, basta ang gumawa nun is itong si, same yung profile mo. Yung Procorpio, Policarpio, kung sino man yan. Okay, sa data source naman, meron ditong catalogs, pixels. So, I will not dive in deeper into that kasi medyo matatagalan tayo because this is more advanced. Okay? So, brand safety, registration, all of these are more advanced. Pero ang kailangan lang natin dito ang maintindihan is ang settings. Whom you grant access to as admin, and then yung pages, paano mag-claim ng page, and yung ad accounts. How you can add
add access to the people. So ito yung ad account, no? You can add account here. Pwede kang magdagdag dyan. And pwede mong i-operate dito. Example, meron kang ditong ads, ito yung ads account mo, no? Ito, ad account. You can add people there. Pwede mong bigyan ng access kung sino man yung ano mo dyan. Bigyan mo ng admin access for that ad account. Pwede ganun. Okay, so that is the introduction of the business settings, guys. Ang dami pa talagang pwede nyo malaman about business manager, about business settings in a more advanced way, but medyo hindi natin yan kailangan for now, kasi ang goal natin for this video is how you can launch your very first Facebook ads as efficiently and as easily as possible. So I hope naintindihan nyo ang lesson natin, introduction about business settings. So now we can proceed na sa next lesson natin, how we can add a payment method. So see you guys. Hello and welcome back sa lesson natin. And what we are gonna discuss sa lesson na to is how we can add a payment method. Kasi kung wala kang sinet na payment method, hindi ka makakagamit ng Facebook ads. So kailangan i-register mo muna yung payment method mo. Alright? So ganun. To register a payment method, ang unang-unang mong gagawin is, syempre, pumasok ka muna na sa business account mo. So in order to go to your business account, madali lang, i-type mo lang business.facebook.com. Just go to this link, business.facebook.com, and then yun, if nakalagin ka sa Facebook account mo, automatic mariredirect ka na dito. Nakalagin ka na agad dyan. Next is, you are going to access your ads account. Okay? So, this will be the first time that you will be able to access your ads account. So, congratulations. This is a milestone for you. So, dito sa ads account, makikita mo, ito yung ads account mo. Isa pa lang yung ads account. As I have said in the previous video, isang ads account lang yung pwede mo munang gawin for now kasi you have not garnered yet the trust of Facebook. But eventually, you can gain the trust of Facebook then. So, meron na akong dalawang pages. Yung isa is ginrab ko or kinlame ko. Yung isa naman is kinreate ko sa loob ng business settings ko or business manager. So, let's access. So, to access your ads account, i-click mo lang tong ads account mo dito. Ito, itong button na yan na parang nakaturo. Yan. So, welcome to your ads account. So, dito, may makikita tayo doon yung mga preliminary settings. So, sagutan muna natin to. Does your business kitchen ko to focus on politics? Does it focus on politics? If no, ilagay mo dito, no. Okay. So, please review our non-discriminatory policy. So, we will discuss on it later. May separate ako video na ipapapanood sa inyo about Facebook policy. So, this is very important kasi it will get you banned. If hindi mo alam ang mga policy ni Facebook, how you can obey the rules of Facebook, goodbye to your Facebook ads career. Hindi ka na makakapag-Facebook ads if ever you violate. Very strict sa Facebook ads. Example, bawal magbenta ng liquor sa mga minor. Bawal magbenta ng mga delikadong mga products like barrel. Basta any deadly or lethal weapon. Bawal, syempre, bawal magbenta ng drugs dyan. Bawal magbenta ng mga sex toys or whatever. Bawal, basta ang daming bawal. Kahit nga discriminatory. Ito yung discriminatory dito. Discriminatory policy is ganito. Facebook do not want discrimination sa loob ng platform niya kasi gusto niya is good user experience. Alright? So, I'm gonna explain it later on a separate video. So, for now, i-click muna itong review the policy and it is on your own benefit that you read this policy. Basahin mo, pagsigaan mo. If talagang seryoso ka, interesado ka, maka-learn ng Facebook ads, you want to use this for your business, then I suggest, basahin mo to. Give time into reading this one. And after that, i-click mo tong I accept. Okay. And then, pagdating dito, pwede mo nang i-close yung iba. Alright, so, now, we are now going to add a payment method. Kasi for now, hindi ka muna makakapag-launch ng campaign mo, ng Facebook ads mo, if hindi ka pa nag-add, hindi ka pa nakapag-set ng payment settings mo. So, to do that, i-click mo lang yung Ads Manager, yung menu, and then go to Billing. Just go to Billing, okay? There are two methods in adding a payment. Either you can create an ads, and then along the way, you register your payment method, or you register a payment method in advance. So, ang tituro ko sa inyo is mag-register muna kayo ng payment method in advance para less hassle na, okay?
So, pagdating dito, i-click mo tong payment settings. So, pareho lang to dito, guys. Sa settings, billing, pareho lang yan. So, dito sa payment settings, okay, nasa payment settings na tayo, ha. Again, I'm gonna show you kung paano ko in-access ito, ha. If this is your ads manager or if this is your business manager, punta ka sa menu, our very friendly menu, lagi nating ginagamit kasi ito. Punta ka sa settings or pwede kang pumunta sa billing. You will land, may mga access doon kung paano pumunta. So, ito, pagdating dito sa settings, ito na yon. All you have to do is click itong payment settings. So, that's another way how to access your payment settings. Yung kanina naman, we accessed our payment settings differently. So, nanggaling tayo sa billing, and then we click payment settings. Kaya, napunta tayo dito. So, pareho lang yung method na yan. So, now, it's time to ready your credit card. If meron kang PayPal account, well and good. Pwede yon. Pwede mag-register as payment settings mo dito yung PayPal account mo. So, click add payment method. And then, ilalagay mo na dito yung credit card mo. O kaya, kung meron kang PayPal, ilalagay mo dito yung PayPal account mo. So, actually, I'm gonna place my PayPal account here. PayPal account mo na yung gagamitin ko, guys, ha? Okay, I'm gonna log in sa PayPal account ko. And para ma-add na siya as a payment method. So, if wala ka pang PayPal account, you can create one, okay? Madali lang mag-create ng PayPal. Okay, so that's how you register a payment method. Madali lang, ayun, naglo-loading, but for sure, it will be registered. Ayan! Payment method was added successfully and primary payment method ko is PayPal. Ibig sabihin, ang unang-unang sisingilin ni Facebook is ang PayPal account ko. Okay, if you want to add a credit card, madali lang, lagay mo lang yung credit card mo dyan. Yung credit card number, security code, at saka yung expiration. Syempre, hindi ko na ilalagay. Madali lang yan. Kayang-kaya nyo na yan. Okay? So, now that I have added the payment method, I am now ready to use, to launch an ads. Okay? Ready na. So, to do that, to access my ads manager, punta ka lang sa settings and then i-click mo tong ads manager. So, pareho lang yan, guys, dito. Okay? So, as you can see, blankong-blanko pa ang ads manager natin. We have not created any ads. So, that's it, guys. So, congratulations na if nasundan mo yung lesson natin, hopefully you have successfully added a payment method. Again, hindi pwede ang PayMaya, hindi pwede ang GCash. As much as possible, meron ka dapat Visa, MasterCard, Amex, or PayPal account. Mas maganda, okay? Kung malaki yung credit limit mo, all the more, the better. Okay? See you guys in the next lesson natin. We are going to discuss na about ads, how we can create, and how we can use this ads manager. See you! Hi guys, and welcome back sa lesson natin. And as promised, sa lesson natin ngayon, we are going to tackle how you can, dito na tayo sa ads manager, how to familiarize yourself with ads manager. Okay, so to access your ads manager, ang gagawin mo lang, syempre, punta ka sa business settings mo, sa business manager mo, business.facebook.com, and then punta ka sa menu, and then go to ads manager, and you will be able to access itong interface na to, okay? We are now going to create an ads. To create an ads, congratulations, this is a milestone. To create an ads, i-click mo lang tong create. This is a create button, madali yung i-locate. Just click that one, and yun, papipiliin tayo. Either we are going to do the quick creation, or select guided creation. Ang gagawin natin dito, guys, is familiarize yourself with guided creation. Ito yung madalas mong gagamitin. So, for now, habang simula pa lang, dapat ito na yung sanayin mo. Itong select guided creation. Okay? Sanayin mo na yung sarili mo dito, ha? Okay! Welcome sa mga objective settings natin. So, before I explain further dito, I want you to take a look dito muna, ha? I will explain further then ito. So, meron tayo ditong, dito muna tayo sa left-hand side, dito sa sidebar. May makikita ka ditong tatlong hatian, tatlong section.
ang campaign section, ang ad set section, at saka ang ad section. Iba-iba yan, ha? Iba yan. Campaign, ad set, at saka ad. Alright? Those are different things. And I will explain the difference. Don't worry. So, ito ang makikita mo dito, yung pinakaunang interface, ang nakaselect dito is ang campaign, ang objective. Sa campaign level, guys, this is where you set an objective. So, before I explain further, I'm gonna grab the paint and I will draw to you ano yung component. Ano yung structure? How does Facebook structure the ads? So, ganito guys. Lagi natin ng medyo dark red para mas intense, okay? So, ganito yung structure ng Facebook ads. Ang pinaka-mother dito is ang tinatawag nating campaign. Okay? Mother, kasi nanganganak. Okay? Sa campaign level, this is where you set your objective. So, mamaya I will explain ano yung mga objectives na yun na pwede. Alright. Sa loob ng campaign, inside the campaign, pwede kang gumawa ng mga ad set. Pwedeng maraming ad set ang pwede mong gawin. Okay? So, ang ad set is just a part of a campaign. So, pwede ka rin gumawa ng maraming campaign, guys. So, pwede kang gumawa ng campaign dyan with its own ad set. Okay? So, this is what we call the ad set. Yan. Pwedeng maraming ad set dyan. Okay? And then, sa loob ng ad set, okay? Sa loob ng ad set, doon na papasok ang ad or ang ads creative. So, pwede, as usual, pwede kang gumawa dito ng maraming ads creative. Pwede. Or pwedeng isa lang. So, pwedeng marami, pwedeng isa. So, merong ad. Okay? So, dito, pwede kang gumawa ng mga ad. Dito, pwede ka rin gumawa ng ad. And as usual, dito sa isa, pwede kang gumawa ng ad. Okay, so nakuha niyo na ba yung structure? Ang pinaka-mother, isang campaign. And then, sa loob ng campaign, pwede kang gumawa ng mga ad set. And then, sa loob ng mga ad sets, pwede kang gumawa ng ads. Or ads creative. So, pareho lang to guys, ha? Pag sinasabi kong ad, equivalent lang yan sa when I say na ads creative. So, I will explain bakit creative yung term, bakit creative yung tinawag ni Facebook dyan. So, each level, ang pinaka-level, pinaka-mother level, itong three levels natin, ang campaign level, lalagin ko ng different color para mas kita, ang campaign level, ang ad set level, at saka ang ad level or ang ads creative level. Meron yung sari-sariling mga purpose. And I will explain to you now ano yung mga purpose na yon. Let's explain first the purpose of the campaign level. Campaign level muna tayo guys, ha? Okay, balik tayo dito. Sa campaign level, this is where you set your marketing objective. Ano ba yung goal mo? What do you want to achieve? So this is where the strategy goes. So, dito, we have a lot of pwedeng i-achieve dito. Brand awareness, reach, traffic, engagement, app installs, video views, lead generation, message, pwedeng conversion, catalog sales, and store traffic. All of this can be set only in the campaign level. So, this is, basically sa level ito, you are telling the Facebook what you want to achieve, what you want to buy. Kasi para kang binebenta ni Facebook to and you are achieving results. You are buying the results that you want. Do you want traffic? Do you want conversions? Do you want catalog sales? Do you want video views? Okay? So, that is what we call objective. So, before I explain further kung ano yung difference ng mga objective na yan, yung maraming objective na yan, I want you to see this first. Ito, awareness. May makita ka dyang awareness. Consideration, at saka conversion. Actually, itong tatlong to, they are another three different levels, three different kinds of objective. Okay, nasa objective pa rin tayo, ha? Andito pa rin tayo sa campaign level. So, dito pa rin tayo sa objective. Objectives. Sa objectives, may tatlong klase, di ba? Awareness, consideration, at saka conversion. So, isipin mo to ng ganito.
I want to explain to you first kung ano yung ibig sabihin nito ng funnel. That is what we call a funnel. Okay. In a simple terms, i-explain ko rin sa inyo ano tong funnel. All right. So now, let's use black para mas madali mong maintindihan. Dito, parang ganito yan. Meron tayong tinatawag dito na cold traffic. Ito yung tinatawag na cold. Ito na yung tinatawag na warm. Ito naman yung tinatawag na hot. All right. Sa cold guys, sa cold traffic, pag sinasabi natin cold, these are the objective if you want to reach out people who do not know your brand, people who do not know your services, people, parang ano talaga, parang if you want to reach out people as much as possible, parang as yung numbers of people, yung reach of people, then itong level na to yung kailangan mo. These are the people who are, ano, parang kung sa ano pa, kung sa layman's term pa, they are complete strangers. Okay? They are complete strangers. So, now, dito naman sa warm, itong warm na funnel, ito, na-discuss na natin itong audience, ha? Dito sa warm na funnel, ito yung mga tao na who thinks about you, who already considers your brand, who already knows your services. Okay, so, ganun. Yun yung definition ng warm. And ang hot naman, these are the audiences na who purchases, who becomes your client. Ito yung pinaka-goal mo. This is where the money is. Nasa hot audience. These are your customers. So, ganun yung hatian. So, ganun. So, if you want to reach cold audience, very cold audience, then, nasa top level ka. Nasa top level. So, pag ganun yun, from top level, parang kinoconvert, nag-a-undergo ng process yan eh. Nag-a-undergo ng process. So, para mas maintindihan nyo yung funnel na to, I will illustrate to you, gold muna tayo, yung gold. Ang gold, hindi agad-agad nagiging gold yan. Alam nyo ba yun? Hindi agad-agad nagiging gold yan. Ang unang-una, minimina mo na yan. Mina, mining. Okay, bato pa yan, bato or ore. So, sa loob ng bato, meron mga granules doon or mga parts ng gold. And then, ang mga miners, experienced miners, they know which part of the mountain alam nila kung saan ang mga bato doon which contains small amount of gold or grains of gold with possibility of containing gold. And then, ang ginagawa nila, kinokollect nila yung mga batong yun. Pinapasabog nila, and then yun, kinokollect, and then, ina-undergo nila sa process. Ang next process, after nila makollect is, nilalagyan nila ng chemicals para lumabas yung gold. Okay? So, after nila nilagyan ng chemicals, commonly mercury, para lumabas yung gold, dun na, lalabas na yung gold, at saka, from sa kadami-daming kalaki-laking bato, ang mapoproduce na gold dyan, maliit lang, kakarampot lang na gold ang mapoproduce. Kasi mag-undergo siya ng malaking process. So, that is an illustration of a funnel. From a huge volume, ia-undergo mo sa process para makuha mo yung value, yung pinaka-goal mo ang ginto. So, ganyan yung funnel. So, kung titignan mo dito, dyan yung mga cold audience, maraming mga tao dyan. And possible sa mga tao na yan, you can get customers out of those people. So, ang mangyayari, you are going to grab them and you are going to put them at the top of your funnel. So, if you want to grab people, di ba? If you want to get those cold people, like those miners, like yung mga minahan na kinokolekta yung mga maraming bato, pinapasabog yung bundok para makakuha ng volumes of stones. That is an illustration of collecting cold audience. Sa collecting cold audience, dyan ang tinatawag natin, kung sa Facebook term pa, awareness. So if you're collecting cold audience, ang gagamitin mo na campaign, isang awareness campaign. Ang brand awareness at saka ang reach. So ito yung tinatawag natin na awareness. All right. Ngayon, dito naman tayo sa warm audience. So kung babalik tayo sa illustration natin ng ginto,
ito na yung lalagyan mo na ng chemicals, di ba? Lalagyan mo na ng chemicals para out of those tones na walang kwenta, lalabas yung value. So, mag-undergo na ng process. So, once that stone undergoes a process, lalabas yung ginto. So, yung process na yon, if you want to undergo a cold audience into a process to make them gold, you are going to use consideration. Okay? So, yun yung consideration. Now, after sila ma-process, okay? So, lumitaw na, no? Nalagyan mo na ng mercury, lumitaw na yung gold. All you have to do now is you're going to collect those golds. Iko-collect mo, ilalagay mo sa furnace para mag-melt yung gold and then bumuo and then magiging gold bar na yan. So, yun ang tinatawag natin na conversion. Maganda ba yung illustration, guys? I hope na-gets nyo yung illustration ko. So, ganun. Isipin nyo lang na ganun yung funnel natin. If you want to gain cold audience, from cold audience, miminahin mo muna sila, and then, i-undergo mo sila i-undergo mo sila sa process, parang miminahin mo sila para lumabas yung gold, and after that, pag lumabas na yung gold, kukolektan mo yung gold, magiging conversion na yun. So, isipin mo na ganun yun. That is the objectives. Sa consideration, din yung traffic, engagement, app installs, video views, lead generation, at saka message. Okay? Ito na yon. This is the time na gagawin mo na yan. And sa conversion naman, these are the time na kukolekta na. Okay? You are going to collect. Okay. Sa conversions, maraming klaseng conversions. Pwedeng, yun, depende na sa goal mo. Do you want to get leads? Do you want to get purchases, sales? Do you want to get store visits? All of those can be set on the conversion level. So tatlong klase ang conversion level. Meron tayong conversions, catalog sales at saka store traffic. Sa consideration level naman meron tayong traffic, engagement, app installs, video views, lead generation at saka messages. And sa awareness naman meron tayong brand awareness at saka reach. All right? So, that ends this lesson, guys. I hope na-explain ko ng maayos about objective. Itong lahat, this is part for you to be able to create and understand. If you understand na kasi yung objective, mas madali na sa'yo mamili kung anong objective yung gusto mo. And we will be able to teach you thoroughly how you can create your very first Facebook ads. So, see you guys sa next lesson natin. Okay? Hi guys, and now we can continue with our lesson. So, ipagpapatuloy na natin where we left off. So, last lesson, explain na natin anong difference ng awareness, consideration, at conversions. So, they are actually a funnel. So, ang illustration natin dyan is mining the gold. So, now let's introduce yung mga specific na mga objective per section natin. Meron kasi tayong tatlong section dyan. So, let's go for the section of awareness. Meron tayong dalawang klaseng objective. Brand awareness at saka reach. So, if ang goal mo is, you want your brand to be well-known, okay? So, you would go for, ang objective mo, pwede mong piliin ang brand awareness. So, basahin natin ang definition ng brand awareness as per Facebook. Increase awareness for your brand by reaching people who are most likely to be interested in it. Okay, ang pinaka-goal ng ng objective na to is ang tinatawag nating memory retention. So that you will be remembered, your logo, your brand, your services will be remembered by the people whom you are reaching out. And then, sa reach objective, show your ad to the maximum number of people. So if you want to reach out as many people as possible, then go for the reach campaign. So now let's go to the consideration na section. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na klase. So ang traffic, basahin natin ang traffic. Ang purpose ng traffic is to send more people to a destination on or off Facebook such as website, app, or messenger conversation. So ito yung mga purposes nito. If you want more website visits, if you want more people to visit your messenger, and if you want more people to visit your app, if ever app developer ka, then this is a way to go. So, more on visits ito. So, that's why ang tawag ng goal na to is traffic.
And another is engagement. So basahin natin to. Get more people post engagements, page likes, event responses, or offer claims. So if you want more people to engage with your post, then this is the way to go. Kung gusto mo ng maraming likes, shares, comments, then kung yun ang goal mo, then go for this objective. Pag app installs naman, if you're an app developer and you want more people to install your app, then this is the way to go. Sa video views naman, if you want more people to view your video, marami kasing sub goals dito, yung ang tinatawag natin na optimization. You can optimize for more people to view your video. Kumbaga, wala kang paki if tapusin man nila or hindi. Ang importante is they must at least view your video. And pwede mo ring iset yung optimization mo ng people who would most likely play your video to the longest time possible to finish your video. So pwede mong i-goal din ganun. So depende sa objectives mo. And ito naman ang lead generation. So example, you are into real estate. Pwede mo itong gamitan, ang goal na to, lead generation. You want to get people's email, you want to get people's cell phone number. So this is the way to go. Ang kagandahan kasi sa Facebook, this is very seamless. Ang ganda ng pagkakagawa nila sa lead generation objective if you use this. Kasi nga, di ba nga sa Facebook, binibigay natin yung email address natin and binibigay din natin yung cellphone number. Hinihingi na ni Facebook ngayon yan. And if you provide those information, then yung mga tao, kunyari, di ba nga, mga users ng Facebook, pinoprovide nila yung information nila kay Facebook. So, in just one click, pwede nilang i-provide yun. Hindi nila kailangan mag-type pa. Parang ipi-pre-type na ni Facebook yung information. All they have to do is click. So, it's a good user experience for them. And much easier, since much easier i-submit para sa kanila yung phone numbers and email nila, then it's much better for you to generate leads. Sa messages naman, if you want more people to message you on Messenger, this is one of my favorite na optimization goals or na goals. Kasi nga, I want people to message me on Messenger kasi gumagamit ako ng Messenger bot. If you want to know more about Messenger bot, if you don't know about ManyChat, then it's a huge lesson, it's a separate lesson. And I want you to be interested in that also because I'm also passionate in Messenger. So, ganun. Maybe on the next, in the next discussion. So, but on this mini course, hindi natin mali-discuss yan because this is a broad topic. Ang goal natin on this mini course is for you to launch your ad as simple as possible and for you to understand the Facebook ad platform, okay? So ngayon, let's go to the conversion. Sa conversion naman, ang pinakaunan niyang type is ang conversion. So basahin natin. Drive valuable actions on your website, app, or messenger. Pag sinabi natin valuable, it could be purchase, it could be add to cart, it could be sa mga websites who are e-commerce websites, ang conversions is very valuable. And pwede mo rin gamitin to if you want to generate leads, pwede rin to. Magandang goal ito. Basta any action within your website, okay? Any action on your website na valuable, then go for conversion. So may tatlong klase dito. May mga destination tayo. Pwedeng app, pwedeng website, and pwedeng messenger. You can use conversion kahit wala kang website. You can use it to drive traffic, to drive conversion to your messenger. Or you have app. So kung meron kang dalawang yan, messenger at saka app, then pwede kang gumamit kahit wala kang website. Pero majority, ginagamit talaga natin ang conversions if you have a website in conjunction with Facebook Pixel. So more on Facebook Pixel, pero hindi natin matatopic within this mini course ang Facebook Pixel. This is a very amazing na ginawa ni Facebook, ang Facebook Pixel. So, ganun. Next is ang catalog sales. Ang catalog sales naman, napansin mo ba yung di ba pag bumisita ka sa Lazada, nag-view ka ng product nila. Pansinin mo, pagpunta mo sa newsfeed mo, hahabulin ka ng product na nakita mo sa Lazada. That is catalog sales. Ganun kaganda yung catalog sales kasi kahit saan ka, hahabulin ka hanggang bumili ka. Very advantageous ang goal na to. Sa store traffic naman, this is
drive visits to your physical stores by showing ads to the people who are nearby. This is advantageous if you have a restaurant, if you are a dentist, if you are, basta if you have a local store and you want people near, locally, to go to your store, then this is the way to go, ang store traffic. So now that I have explained yung mga ano yung types of objectives, we will end this lesson na kasi on the next section I'm gonna show you yung ano yung sa adset level. Okay, so see you sa adset level na lesson natin. Okay, welcome back guys. On this lesson we will discuss the adset level. So example, gusto mo ng more engagement. You want more people to like your post, to share, to like your page. So maraming optimization din ang nasa loob ng engagement. So pag bumaba tayo dito, go down, makikita mo dito, meron tayong tatlong klaseng optimization. Pwedeng post engagement. Sa post engagement, guys, ito yung pipiliin mo if you want more likes, shares, if you want more comments sa post mo. But if you want more page likes sa FB page mo, then ikiklik mo ang page likes. And if meron kang event and you want more people to see, merong mga responses if they are going or not, then iklik mo ang event responses. So example, say we want more page likes, okay? We want more people to like our page. So example lang yan. Then, yun ang pipiliin mo. So go for campaign name. So mind you guys, pag nagpapangalan tayo ng campaign, dapat meaningful ang ilalagay natin na pangalan dito. The best rule when naming campaigns in Facebook ads or any na mga naming, kasi pag ad set, you are going to name an ad set, you are going to name an ad, you are going to name also a campaign. So any naming sa Facebook, make it meaningful kasi ikaw din ang manghihirapan. Ang rule mo dyan is, can a person, a third party person, a person other than you, once nakita niya yung mga campaign names mo, would they be able to understand what that campaign is for? Ano yung objective ng campaign na yan? So, ganon. So, example, sa campaign na to, engagement ako, and I'm looking for page likes. Di ba? So, yun ang ilalagay ko. And then, pwede kong ilagay dito yung specific page ko. So, ang specific page ko, yung bago kong gawa is, kitchen ko to. Ito yung page ko eh, kitchen ko to. Yung bago natin gawang page. And then, we are going to click continue. So, may name na yung campaign natin. Okay. Guys, welcome sa adset level. So, sa adset level, may mga parts ito. Hindi pare-pareho ang parts ng adset level kasi ang mga parts ng adset level, nagde-depend lang yan sa objective mo. Example nga, ang objective natin is engagement. So, ito yung magiging parts niya. Page, audience, placement, and budget, and schedule. Pag ang objective mo naman is brand awareness, iba na naman yung magiging campaign, parts ng ads. Tignan mo, naging audience, placement, and schedule na lang. Pag sa reach naman, nagkaroon na ng page, di ba? May bago na. Page, audience, placement, budget, and schedule. Pag traffic naman, magkakaroon na ng bagong mga parts. Traffic, dynamic creative, offer, audience, placements, budget, and schedule. Pag engagement, iba naman. So as you can see, in every objective, nag-iiba-iba yung mga parts ng ad set. So, pag engagement, audience, placement, budget, and schedule, pag app installs, makikita mo merong app, dynamic creative, audience, placement, budget. So, video views, iba din, lead generation, iba. Pag page yung goal mo, message destination, audience, placement. And pag conversion yung goal mo, iba din. Pag catalog sales, iba rin. And pag store, iba din. So, your parts on the ad set will greatly depend what objective you are trying to achieve. So example, you are trying to achieve ng engagement, then ito yung magiging parts ng ads natin. Ang pinaka-common lang talaga na hindi nababago on all of the objectives is itong audience, placements, at saka budget and schedule. Ito kasi yung pinaka-basic na purpose ng ads. Sa ads level, you can set the audience. Ang audience, whom you're showing your ads to. Sino yung makakita ng ads mo? Ang placement naman, saan mo ilalagay yung ads mo? Marami kasing placements, so may explain ko yan mamaya. And yung budget and schedule, how much are you willing to spend for your ads? Okay? Let's go for ano muna, sa audience. Kasi ang ginagamit natin dito kasi para mas simple, isang engagement and we are going for page likes.
Naku, nawala na yung name natin. Page likes. Kitchen ko to. Alright, so continue. And then yun, ang unang-una natin gagawin is we are going to choose a page. So meron akong dalawang pages, ang kitchen ko to at kitchen ko to part 2. So ang pipiliin ko yung pinakauna. And syempre, we are going to name our ads. Sa ads, kailangan sa ads set level name, kailangan meaningful ang ilalagay mo dyan. So example, this is an engagement. And then page likes. And then this is for kitchen ko tong na page. And then ilalagay natin yung audience. Okay? So diba tapos na tayong mamili ng page. Now sa next part is we are going to choose an audience. So kanino natin ipapakita? So this is the power of Facebook ads. Kasi we can set kung kanino natin ipapakita. Kita mo, makikita yung location. Pwede mong ipakita to sa for the whole Philippines. So as you can see, makikita mo dito yung the number of potential reach. How many people can you potentially reach? Potential yan, ha? Kasi ang reach mo, magdedepende yan sa budget mo. How much are you willing to spend in order to reach people? So the lesser your budget, the lesser your reach. People na pwede mong mapakita ng ads. But the bigger your budget, the bigger the people whom you can reach, okay? So example, pwede mong iset dito sa location kung gusto mong i-target ang mga taga Manila lang. So let's go for Metro Manila. Pwede yan. Okay, so pwede mong gawin yan, okay? Ang kagandahan pa nito, if pwede mong ang i-erase ang location diyan, pwede mong i-pinpoint dito. You can click drop up a pin. And then, example, ilagay mo dyan sa portion na yan. And then, pwede mong i-select ngayon how wide yung audience mo. Pwede mong i-select na within 10 miles radius. Pwede mong i-select na within 14 miles radius. Pwede mong i-select within 50 miles radius. So, ito yung pinaka-maximum 50 miles radius. Amazing guys, di ba? So, within that radius, dyan lang ipapakita ni Facebook yung ads mo. So, pwedeng ganun yung settings mo. And pwede rin i-type mo mismo yung lugar. Pwede mong i-target worldwide. So, example, gusto mong i-target yung buong country sa buong mundo. So, i-click mo yung browse. Dito sa may countries, ilagay mo select all. Boom! As you can see, you are now targeting all people worldwide. And let's see ilan yung potential reach mo. You are potentially reach, you can potentially reach 1.8 billion people. So ganun karami ang potentially na pwede mong i-reach. Wow, that's the power of Facebook ads. And then pwede mong i-set na ang target mo is United States, pwede rin 'yun. United States. So, depende lang talaga kung ano yung business mo and depende kung ano yung target market mo. So, example, ang target market ko is taga-Pilipinas, no? So, ang ilalagay ko dito is Philippines. Ayan, so nakalagay na ang Philippines. Ang kagandahan pa dito, guys, is hindi lang location ang pwede mong lagyan. Pwede mong i-target yung edad. Ang galing, di ba? So, you can target yung age demographic. So, example, you want to target yung mga from 25 years old to from 45 to 50 or for 25 years old to 60, you can target them. So mapapakita lang yung ads mo sa mga tao o user ng Facebook na ganitong edad. 'Di ba nga when we register to Facebook, sinasabi natin kung yung birthday natin. So Facebook knows how old we are. So ganun. Ang gender, pwede rin natin i-target yung mga audience natin using the gender. Example, yung product mo or yung services mo is only for women. Pwede mo ilagay dito women. So, that is the power of Facebook. Ngayon, sa languages din, pwede mong i-target dito. Example, ang target language mo is English. So, pwede mong ilagay dyan, English. English all. Okay? So, may mga nga dito eh. Tingnan mo. May Tagalog dito eh. Or Filipino pala. Yan. So, may Filipino language dyan, guys. So, I'm showing you step, yung mga, I'm introducing you the features dito
so that you can adjust per your business need. Pero ito yung mga posibleng posibleng mong gawin within Facebook ads. So specifically nasa ad set tayo, and these are the parts of the ad set. Now, ito na guys, sa detailed targeting. This is where we can target people based on what they like, based sa hilig nila. So example, mahilig sila sa bike, okay? We can target people who loves bike. Example, nagbebenta tayo ng mga bicycle parts or nagmo-modify tayo ng bikes, that's our service. Then, it's easy to target people who loves bikes. Example, ano ba yung mga interest ng mga tao na mahilig sa bike? Ano ba yung mga possible na pages na nilalike nila? Example, cycling, di ba? Cyclists. So, yun ang example. So, as you can see, makikita mo dito, fewer than 1,000 people kasi naka-women tayo. Pag nilagay natin dyan all, kailangan natin ng broader na audience dito. So, pwede nating dagdagan cycling. Yan. So, nalagay na natin yung cycling. And as you can see, nag-iba na yung potential reach natin. Tingnan mo. We can have potential reach 2.8 million people in the Philippines na sa ages 25 to 60 na mahilig sa cycling. Ang galing. So, never in the history of advertisement wherein you can target people based on what they love, based on what they like. As I have said, Facebook has a lot of data on their users, on each user. Kaya alam na Facebook kung ano yung hilig ng mga users ng Facebook. So, yan ang example. You can even go for, you can browse here. So, example, pwede mong i-target based on the demographics. So, tanggalin natin yung mga page likes ito. Itong detailed targeting na part, ito guys, this is very, very, very powerful. Okay, so example, we can browse in demographics. We can target people based on their education level. So example, yung education level nila is nasa associate degree ba, college grad. We can target them all. We can target people na college graduate lang. So ayun, pwede rin natin i-target based on field of study. Yan, pwede natin i-target yung mga nurse manager. So di ba, pwede i-target yung mga engineer. Yan. So, based sa profession ng mga tao, we can also target them. Ganun kagaling. Wow, this is amazing. We can even target them based on the schools. So, try natin. Anong mga university dito? So, yun. Ito yung mga possible universities na pwede natin i-target. Ayun, University of the Philippines. Wow, ang galing. Andito yung mga universities ninyo. So if you want to target people who graduated on these schools, then you can target them. So that is the power of detailed targeting. So you can target even on the interest. So if you want to target those people na sa mga based sa hobbies nila, people who loves art and music, who loves garden, home and garden, gardening. So if you have gardening products, pwede mong i-target dito. Mga tao na mahilig sa gardening. Okay, balikan natin ha. Mga tao sa Pilipinas within the age of 25 to 60, we are targeting all men and women na mahilig sa gardening. So this is very beneficial if you are selling gardening tools, di ba? Ang galing. So pwede mong i-target dito, guys. Dito naman tayo sa behaviors. So, pwede mong i-target yung mga tao na yung anniversary nila within 60 to 90 days. Example, wedding anniversary nila is malapit na, 30 days or 30 to 90 days na lang. Then, you can target them. So, if you are selling wedding cakes, and you are, ang business mo is you are, parang nag-o-offer ka, nagsaservice ka ng mga party, pwede mong i-advertise yung services mo, ilagay mo dito, ito yung targeting mo. Pwede rin digital activities, gaming, pwede rin based on mobile device user, anong mobile yung ginagamit nila. So, all of that. Pwede rin travel. Kung mahilig ba silang mag-travel. I mean, guys,
this is so powerful. If hindi mo na realize kung gaano ka powerful to, the possibilities of what you can do on Facebook advertising and the impact Facebook advertising can have on your business, you are missing out big time. So I hope na convince ko kayo within this class, Facebook advertising can do a lot for your business. So example, di ba nga, since kitchen tayo, people who loves kitchen, so try natin dito na people who loves to cook, cooking, okay? Yan yung mga hilig nila. Huwag naman job titles, pwedeng cook or mahilig sa cooking. Yan, cooking, okay? So we can possibly target 15 million people. This is very large targeting. So we can even narrow down, so mahilig ding ano, mahilig sa kitchen. Okay? Okay, now that's 3.7 million people. That's acceptable. So as you can see, we can even narrow down. So ang tina-target natin ngayon, people na mahilig sa cooking, na mahilig din sa kitchen, and syempre, ang product natin is kitchen products. O, di ba? Ang galing. So that's how you do it. So ngayon, let's go to placements. Sa placements, guys, ito yung mga possible placements. So isa-isahin natin, ha? Okay. Isa-isa lang. Alright. So, let's start with saan yung placement. Ang placement, guys, is kung saang portion sa Facebook platform ipapakita ang ads mo. So, example na placement is ang feeds. So, ang Facebook newsfeed, yun yung nasa newsfeed mo. Sa home ng Facebook mo, yun yung mga nakikita mo dun sa wall. So, that is the Facebook newsfeed. Yun ang another type of placement. Another type of placement is Instagram feed. So, pag meron kang Instagram, merong gusto mong i-target yung mga Instagram users, then you can choose this placement. Another is ang Facebook Marketplace. This is relatively new. Then, pwedeng ipakita yung ads mo sa Marketplace and sa mga suggested videos. So, saan tong mga suggested videos? Ang suggested video, guys, is napansin mo ba sa Facebook, pag nanonood ka ng video, then pag nag-scroll up ka, may mga lumalabas na videos doon ng mga kasunod. Di ba? Mga nakatrain. Kasunod na videos. Ang tawag doon is suggested videos. And pwede rin sa right column. Ito yung example ng right column, guys. Oh. Yan. Sa newsfeed mo, makikita mo to. Yung nasa right column. So, pwede mo rin ipakita ang ads mo doon. Sa stories naman, you can even advertise using Facebook stories. Ito. And then you can also place on the Instagram stories at saka Messenger stories. Ang Facebook story at saka Messenger story, these are very amazing placements and these are relatively new. Sa in-stream naman, 'di ba napapansin mo ba na pag nanonood ka ng video sa Facebook, may magi-interrupt na ads, mga short ads, 15 seconds na ads, 10 seconds na ads. 'Yun ang tinatawag nating in-stream video. So it is also a possible placement na pwede mong gamitin. Okay? Pwede ka rin mag-advertise sa Messenger inbox at saka sponsored messages. So this is another placement sa Messenger mo. Pwedeng may ads doon. So if ever nakakita ka na ng ads so sa Messenger mo, so ito yung placement doon. So another is ang contextual spaces. Ang Facebook instant articles, guys, ito yung mga articles na agad-agad naglo-load. Example, ito. Ito yung example ng ng Facebook Instant Articles. So, pag kinlik mo yan, may lalabas agad hindi na, yung mga article. And then, sa in-between articles, may mga yung mga ganito. Doon ipi-place yung ads mo. Sa mobile apps naman, meron doon mga possible na mga pwede mong paglagan dyan. So, ikaw na bahala kung saan, kung this is beneficial ba sa business mo or hindi. So, you are going to decide which of these placements would do well for your business. Okay, dito naman tayo sa budget and schedule. So, dito natin nilalagay how much budget we are willing to spend. So, dito sa budget, may mga choices. Either life daily budget or lifetime budget. If you choose daily budget, ibig sabihin araw-araw, gagastos yan. Araw-araw. So, how much are you willing to spend every day? So, it depends on you. So, ang reach natin ito, estimated daily results, would vary depending on how much we are going to spend on Facebook. Kung how much are we willing to spend. Tingnan mo dito,
ang pinaka mababang pwede mong spend is 40 pesos. Tingnan mo yung reach mo. Nung binago ko ang daily budget ko into 40 pesos, yung reach ko naging 119 to 566 people out of 3.7 million. Pero, pag binabaan ko, 39, magwa-warning na to. Yan, warning. Kasi hanggang 40 pesos lang yung minimum na daily budget na pwede mong spend. So, if you are thinking na nagtitipid ka talaga and you just want to try out Facebook, then go for it. Gastosan mo ng 40 pesos a day. Pag-practicean mo. So, lagyan natin 40 pesos for practice purposes. And then, you can also go for lifetime budget. Sa lifetime budget, meron kang isa set na start date at saka meron kang isa set na end date. And then with that time span, you are going to say to Facebook na within this time span, ito lang yung willing ko na gastusin. So yun yung meaning nun. So example, you are 1 month ka mag-ads. You can do pwede mong sabihin na within that time span 20,000 pesos ang gusto kong i-spend. So ganun 'yun. Pag daily budget naman, you have two options dito sa my schedule. You can run ad continuously starting today or you can set an start date and an end date. So depende yan sa iyo kung ano yung gusto mo. So example, you are going to run your ads daily, then ikaw na bahala kung kailan mo i-off. So you have an option also to turn off your ads. So, dito, ang budget natin is maximum, kasi bago lang yung ano natin eh, kaya kinokontrol pa ni Facebook how much yung pwede natin gastusin. So, palitan natin ito ng 500. Let's see kung mawawala ba yung warning. Ayun, so nawala na nga yung warning. So, kontrolado muna yung daily ad spend natin if talagang bago ba yung campaign natin. So, kailangan kunin muna natin yung trust ni Facebook kasi parang tratuhin mo sa Facebook as your business partner. So as your business partner, talagang you get to know each other, and the more Facebook determines na you are a business entity that can be trusted, then tataas yung possible na mo na daily spend and pwede kang gumawa na ng maraming ads account. Okay, click continue. So guys, nasa stage na tayo ng pagke-create ng ads. So ito na yung ads creative. So that would end this lesson. So medyo mahaba yung lesson natin about Adset. So I hope na-explain ko sa inyo ng maayos yung Adset level. So we are just scratching the surface here, guys. And I just want you to know the potential of this. So ang objective natin is page likes. And ang tina-target natin is yung mga people who would most likely like our page. Ang ina-attract natin is yung mga people who have the same affinity. So, kaya ang tina-target natin sa Adset level is yung mga mahilig sa kitchen, mahilig sa cooking. Yun. That is our targeting sa Adset natin. So, basically, ang Adset, ang pinaka purpose talaga ng Adset is dyan mo madedetermine kung kanino mo ipapakita, saan mo ipapakita, and magkano yung willing mo gastusin sa Facebook. Sa ad naman, sa ad level, this is a completely different story kasi ito na yung kung ano yung muka na ipapakita mo. You can produce content na. Pwede mong image, pwedeng video, pwedeng carousel. So we can discuss that on the next video. So I hope marami kayong natutunan in this video, guys. So see you on the next lesson. Welcome sa lesson natin about ads creative. So natackle na natin na ang campaign, natackle na rin natin ang ad set, and now we are now going to tackle ano yung ad creative. From the root word creative. Sa creative kasi, ito yung muka na pinapakita mo sa customers mo. Pinapakita mo yung dito mo ipapakita yung logo mo, ipapakita yung picture or video, at saka yung message mo. Alright? So example, we are going to do single image or video kasi ang goal natin, objective natin is page likes. Guys, dito pala sa dito sa ads, sa ads level, maraming format na possible. So, ang format, ang pinaka-determinant ng format natin is yung objective natin. Depende sa objective natin, yung magiging format ng ads natin. On this specific format, since we are running an
a page like campaign, then ito yung magiging format natin. So now, pwede ka mag-upload ng image dito or video. Example, we want to upload, we want to use an image, okay? We want to use an image. So, click mo yan. Click this campaign and then after this, we are now going to choose the media. So, we can choose image or video here. So, video or slideshow. So, pwede sa dalawa. So, example, you want to use image. Ang gagawin mo is, you are going first to upload an image. Okay? So, dito, you are going to click upload images para ma-upload yung image na gusto mo. So, example lang muna tayo. I'm going to upload an image. But first, mamimili muna ako ng image ko. So, for illustration purposes, pupunta ako sa Google and then maghahanap ako dito ng mga kitchen products. Example lang guys, ha. On the images. Example, ito yung product ko, no? And I'm going to advertise this product. Example, this one. Example, ito yung binibenta ko. Let's choose an image na paganon. Okay. Size. Oh, well, okay na to. Pwede na siguro to. Kasi lang medyo maliit yung image. Eto. So, piliin natin tong image na to. For illustration purposes lang to, guys, ha. Para lang mapakita sa inyo how paano gamitan ang Facebook ads and how you can utilize this. So, view image and... Okay, wait lang. Aha. Yan. View image. Okay, wait lang. View image. Ayan. So, I'm going to save this image kasi gagamitin ko siya. So now that na-download na natin yung image, we are going to upload that. So i-click mo lang tong upload image and then go to download. So ito yung example ng image product na gagamitin natin. So just click that one and then maglo-load na siya, guys. Ayan. So pabayaan natin mag-load siya. Okay, so nag-load na. Naka-image na to, ha. And then after that, we are going to check kung ano yung itsura. Ito yung itsura, guys, ng image natin. So, now that nakapag-select na tayo ng media, we are now going to choose the message. Now, this is very important, guys, kasi ang Facebook is just a messenger. Parang, hindi Facebook messenger. What I mean is, taga-deliver lang siya ng message na gusto mong malaman ng customers mo or ng target market mo or ng audience mo. So, ang messenger, kahit gano'n pa kagaling ang taga-deliver ng message, pero if pangit ang message mo, it will not produce a good result, di ba? Ang mangyayari is, Facebook is very protective sa platform and kung pangit yung pinapakita mo, yung image mo, pangit yung message mo, and hindi compliant sa Facebook na policy, baka ma-block yung ano mo, yung Facebook page mo, or ma-block yung ano mo, yung Facebook ad account mo, or hindi ma-approve yung ginagawa mong ads. So, kaya nga, be careful on what you type here. So, make your message awesome. Short, simple, and ang pinaka-ano dito, di ba, dapat ang message mo would resonate with your goal. So, example, ang goal natin dito, di ba, is page like. So, we want people to like our page. So, ang headline natin, example, is, hey, kitchen loving people. Hey, kitchen loving people. O kaya, cooking is awesome. Example lang ng message na yan. We publish, kasi nga, I'm just illustrating to you how you can resonate your message with your objective. Kasi kung ang objective mo is page like, iba yung message mo. If ang objective mo is a purchase, iba yung message mo rin dito. So, depende talaga kung anong message ang gusto mong ipalabas or gusto mong i-deliver.
So since ang goal nga natin, ang gusto ko as an advertiser, kasi sa illustration lang natin, for illustration purposes, is dumami yung page like ko, so this will be my message. We publish amazing content for people who love to cook, who have passion for kitchen stuff every day. We want you to be a part of our community. So, ganun. Example lang yun. Like, so, call to action ka na ngayon. Ang nakalagay kasi dito, you know, may nakita kang like dyan. So, follow us and enjoy high quality content every single day. Okay. So, we are going to spice up yung message natin using emoji. So, example, cooking is awesome. So, ang headline natin, we are trying to capture people who loves to cook. So, ilalagay natin dito yung emoji, fire. O kaya, ano ba yung cooking? So, pan. Meron ba ditong pan? Eto. Diba? Cooking is awesome. Tapos, lagay natin ng fire. Okay. Cooking is awesome. And then, we want you to be part of our community. Tapos dito, so maglalagay ka dito ng community. So, people, saan ba dito yung community? Ayan. Happy family. Ayan. Okay. Alright. So, ganun. So, that is an example of inlining your message. You're going to sync your message with your objective. Ayan, so tingnan na natin yung output ng ano natin ngayon, guys, yung ads natin. So ayun, ito yung output. So as you can see, medyo hindi pa talaga maganda kasi for illustration purposes and hindi pa naglagay ng logo. And yun. So i-click mo tong advanced options. So may mga ano dito, pwede kang mag-install ng pixel, offline events, pero since ang goal natin is just page likes, then hindi na necessary 'yon. Okay. Now, we can launch this. We can actually launch this ad. Mind you, pag you are doing images sa Facebook, hindi gusto ni Facebook na talagang ano na ang image mo is maraming text. Against kasi yan sa policy ni Facebook. Meron kasing tinatawag sa Facebook na 20% text policy rule. So, madidiscuss natin yan pagdating sa Facebook policy na section natin. Okay. So, I guess this is good. We can now publish this. Pwede na natin itong i-publish. So, click confirm. Okay. Wow! Congratulations, guys! Actually, if you are going along with me, then ibig sabihin, you just published your very first ads. Wow! Congratulations! This is a huge milestone for you in your journey in learning the art of Facebook advertising. Okay, so there's a lot of goals na pwede pa dito. Ang ginawa nga lang natin was just one ang ginawa natin was one campaign, one ad set at saka one ads creative or one ads. So if you want to control, ganito 'yan. Dito mo mako-control kung saan yung gusto mong makita. So if you want to see the campaigns, dito mo i-click. If you want to see the ads created, ad sets, dito mo i-click. Dito mo makikita yung mga ads, ad set mo. If you want to see your ads creative, dito mo i-click. And if you want to preview, ang preview, guys, mangyayari lang yan within sa ads level. So, just click the ads level. Ito yung ads level. And then, click the ads. Ito yung kinuha mo, ay yung ginawa mo. And then, i-click mo tong preview. Okay? So, once you click preview, ayan, ito yung ads mo. Ito yung makikita ng mga tao na nasa within your target market. So, kagandahan pa sa Facebook ads, pwede mong i-turn off yung campaign mo. So, hindi na siya gagastos, hindi na siya magra-run. Or, pwede mo siyang i-turn on.
Okay. Currently, yung ads natin is hindi pa siya published, hindi pa siya activated. As you can see, under review pa yung ads natin. So, ang mangyayaring process nito, pag once nag-submit ka ng ads, hindi agad-agad yan ma-approve. Ang mangyayari is, i-review mo na yan ni Facebook is if according ba yan sa Facebook ads guideline niya, advertising guidelines, Facebook ads policy. So, that's why importante talaga na malaman mo ang Facebook ads policy so that you would know what kinds of ads you can create, what kind of message you can display out there within the Facebook ads platform. So, that's it guys. I hope marami kayong natutunan sa lesson na to. So, recap muna tayo. Natutunan natin kung paano gumawa ng campaign, paano gumawa ng ad set, at saka paano gumawa ng ads creative. So, nalaman din natin ang differences ng tatlong section na to. So, we are just scratching the surface of what Facebook ads can do. This is just 0.05 of the power of Facebook ads. So, marami pang journey. You have a lot of journey ahead of you in doing Facebook ads. So, on the next lesson, I'm gonna show you the Facebook ads policy para malaman mo what you can, ano yung gusto ni Facebook and how you can obey those policies para you can better position yourself, di ba? So, that's it guys. So, I hope marami kayong natutunan this lesson and see you sa next video natin. First and foremost, I would like to congratulate you for reaching the end of our mini course. Wow! So, it has been a long journey. So, I believe marami kayong natutunan. So, let's recap ko ano yung mga na-discuss natin within this mini course. So, I have introduced ko ano yung power ng Facebook ads. And also, I have told you na huwag kang mag-click ng, huwag mong gamitin yung boost post because boost post is the devil. And then, I introduce to you the ads manager. Yung sinasabi nating billion-dollar software that only Facebook has that technology. Even Google cannot compete. And also, pinakita ko sa inyo yung power ng ads manager, which is you can determine the objectives. So, sinabi ko sa iyo yung objectives natin is para siyang funnel. Parang we related the funnel sa pagmimina ng ginto, di ba? So, may top of the funnel, may bottom of the funnel, at saka yung pinakababa na funnel sa funnel, which is ang conversion. Okay? So, ngayon, I've also taught you kung ano yung mga exact objectives na in each section sa mga objective. So, meron dong mga sub-objective, di ba? Meron dong specific na goal, which is example, yung branding, reach, example is yung traffic, video views, etc., etc., conversion. So, all of that is a tool para makapag-strategize ka in building up your brand. And also, I have taught you kung ano yung mga sections ng ad sets. So, per ad sets, magdedepende yan kung ano yung goal na sinet mo on the very first nung nag-create ka pa lang ng campaign. So, basically, natutunan mo na ang ad set is composed of, ang pinaka-purpose ng ad set is you can determine kung kanino mo ipapakita your audience. You can determine kung saan mo ipapakita yung placements mo. And also, how much you are willing to spend on Facebook per day. Or pwede mong iset na may limited time ka, may start time and may end time, and how much you are willing to spend at those time span. And also, we have discussed kung ano yung ads creative na pwede kang gumamit ng image, pwede kang gumamit ng videos. And also, pinakita ko sa inyo how you can create a message that is congruent kung ano yung goal na sinet mo. There are a lot of goals, and dapat yung goals is you are not just clicking goals for the sake of doing it. Dapat merong strategy behind. In building a brand, there is a strategy. Ang Facebook is only a tool. Okay? This is just a glorified billion-dollar na technology that every marketer, every businesses can use to build up their brand. Now, ang tool is only as good as the user. So, if you will not develop your skills in Facebook ads, then
Baka magsunog ka nga lang talaga ng pera. So at least I have introduced to you how you can create your very first ad in a simple term. So I hope naintindihan mo yung mga ano natin, yung mga discussions natin. So ang tanong, what's next? Ano nang next ngayon? So ang next nito, if you want to upgrade your Facebook skill to another level, if you want really to master Facebook ads and to have a solid strategy in building up a brand, in building up businesses, then I'm inviting you for an event. So I am opening up a Facebook Masterclass event. This event will start on May 31 and 3-day event ito. So ang title ng event is 3 Days Facebook Live Masterclass. So parang classroom type ito where we will discuss how you can build a brand using Facebook ads. So madidiscuss natin what strategy you can employ, whether you are you have a restaurant business, you have a travel and tours business, you are a dentist, you do products and services, you are a marketer, or you are a virtual assistant who want to upgrade a skill. Okay, so the more skill you have, the more magkakaroon ka ng ano, high paying clients. So that event will be beneficial for you if you really want to master Facebook ads. And also, if you cannot attend that event, then there is a huge possibility that we are gonna open it on another date, sometime June 2019 or July 2019. So within that day lang din. And if you cannot attend live events, meron kaming ina-launch na Facebook Masterclass na online course. Parang ganito rin, but it is a much more solid na course wherein you will be taught step by step how to build a brand. So sa course na yon, you will learn a solid understanding about Facebook pixel, Facebook algorithm, Facebook ad set learning, and kung how we can strategize in building up our campaigns, our ad set, how we can create ads creative, video editing, photo editing, and all of that in order to create a successful and profitable Facebook advertising campaign. You will learn about the wonderful world of retargeting and the art of scaling your ads. So if meron ka ng winning ads and you have a winning ads creative, then you can scale it up to the moon. You will also learn the importance of split testing, and by the end of the lessons, you will become a split testing pro. So meron tayong mga tactics, mga ninja tactics na ituturo sa inyo how you can split test in a very effective and easy way. And I think the best value na makukuha mo dito, and the best ultimate skill that you will be able to learn after the course is you will confidently be able to build a business. Kahit anong business pa yan, mapa real estate, mapa e-commerce, mapa dentist, products and services, anything, you will be able to build it successfully. And ang kagandahan pa nito, once you build your brand successfully, it will survive many years to come. So that is the power of Facebook advertising if you can just master it, if you can apply it, and if you have the hunger and the will to do what's necessary to build up a brand, then you will be able to master it. And I hope marami kayong natutunan dito sa Facebook Ads mini course natin. And ang pinaka-desire ko lang talaga is that somehow, I will become a part of your journey to success. And that's it, guys. That marks the end of this lesson. And I hope to see you soon.